Samantalang hapon po, Brother Mike, Sister Belen, Assistant Servant Leader, Michael, and Blardy family. Nasumpungan po namin ang gawain to year 2000 sa pamamagitan ng akay ng aming kapitbahay. Sa madaling salita, pinagpala po ang aking apat na anak, naka-graduate ng college. Ang panganay ko ay isang police. Ang pangalawa, HRM. Ang pangatlo, graduate ng nautical engineer. Pagamat nasa ano siya ngayon, nasa Middle East, nakasakay ng barko. Ang bunsong kong anak ay pharmacist. Nagtatrabaho sa sikat na hospital dito sa NCR. Ang pangalawa kong ipagpatotoo, ang aking manugang asawa ng aking isang pulis ay nagbuntis ng isang bibing ng lalaki. Nung limang buwan pa lang siya nasa sinapunan ng ano niya at yan, nakitaan ng doktor sa kamkrami ng ang puso niya ay butas ng dalawa. So, in-repair sa PCMC, sa Philippine Christian Medical Center sa Quezon City. Nanganak siya noong October 22. Bagamat sabi ng doktor, mayroon siya sakit nga syndrome. Ibig sabihin, special child. Mayroon siya alalay na oxygen kasi mahirap ang kalagayan. November 21, dinala ko dito sa pamagitan ng picture ng cellphone, ipinapray-over ko sa atin mga batikan nga disciple ng El Saray. November 23, kinalasan siya ng oxygen dahil medyo gumagandang pakiramdam. So, inano namin yan, again friend. November 25, dumalo kami. That was Saturday. Dinala na namin dito sa kay Brother Mike sa pamamagitan ni Brother Rico. Inapray over kay Brother Mike. So sabi ng doktor, makakalabas ang inyong apo, maabutan pa ng Pasko or New Year. So, sa maling salita, November 29, Himala, nakalabas ang aking apo sa pamagitan kay Brother Mike. Sa ngayon, nasa bahay na ang aking apo, nagpapagaling, pero mayroon pa rin siya naramdaman. So, mas mabuti na yan sa wala. To God, to be glory. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Malakas na palakpak para sa Panginoon. Glory to God. Ayan. Praise the Lord God. Okay, so ngayon mga kapatid, tawagin natin naman ang isang ating kapatid na pinagpala ng Panginoon, no? Mula po sa Dasmariñas City, Cavite, ang ating kapatid, Sister Elizabeth C. Sabado. Praise the Lord. Mapagpalang brothers and sisters. Kay Brother Mike, sa buong niyang pamilya, mga manugang at mga apo, at higit sa lahat, kay Yahweh El Shaddai. Lord, naririto na po ako para ang pangako ko na ipagsisigawan ko ang himalang ginawa mo sa manugang kong 39 years old na inopera sa ulo dahil na-stroke siya. Dalawang beses ipinasok sa ICU. Mas mahaba pa, kulang-kulang isang buwan siya sa ospital at matagal siya sa ICU. Nang ako'y pumunta sa ospital, sa pangalawang pagpasok niya sa ICU, nakita ko maraming tubong nakakabit sa ilong, sa bibig, sa braso, sa tiyan, na talagang manghihina ka na ang anak ko'y nanghihina na talaga. Sinabi ko sa kanya, huwag mo tingnan ang kalagayan ng asawa mo, tingnan mo ang himalang magagawa ni Yahweh El Shaddai sa asawa mo. Sabi ko, gagaling ang asawa mo sa pangalan ni Jesus, sabi ko sa kanya. At sabi ng doktor, may mga nakakabit na makina sa katawan niya, mababa ang oxygen. Sabi ko, Lord, sabi ni Brother Mark, nung kami nilikha mo, hiningahan mo kami, binigyan mo ng buhay. Sabi ko, Lord, hingahan mo ngayon ang aking manugang.
Salamat sa Diyos, naghimala si Lord. Unti-unting ibinalik niya oxygen, pati yung BP niya, bumaba rin ang husto. Sabi ko sa anak ko, no, nagrereklamo kayo na mataas ang BP ng asawa mo, ngayong bumaba, nagrereklamo pa rin kayo. Hayaan mo, babalik behavior sa dayang normal. Walang imposible kay Lord, talagang ibinalik ni Yahweh ang normal na blood pressure ng aking manugang. At sa paglabas niya sa ospital, sinabi ko sa anak ko, sa ICU ulit, sabi ko, kausapin mo nga ang doktor mo na ilabas na yung asawa mo kasi mag-iisang buwan na, malaki na ang bill niya. Sabi ng anak ko, nay, anim ang doktor ng asawa ko. Nanalangin naman ako kay Lord. Sabi ko, Lord, ipuin mo naman ang mga doktor ng manugang ko na magkaisa silang lahat na ilabas na yung manugang ko at sa kanila na lang magpapahinga. Salamat sa Diyos. Ilang araw, umayag na ang mga doktor na lumabas. Ito naman ang bill. Sabi ng anak ko, narinig ko, nag-uusap sila magkapatid na sabi, hanapan daw ng buyer yung sasakyan nilang Montero. Tapos tumalikod ako, tinaas ko ang kamay ko, sabi ko, Lord, hindi mangungutang ang anak ko, hindi magbibinta ng gamit ang anak ko. Ikaw ang magpuprovide sa kanila ng siksik, liglig, umaapaw na pambayad sa ospital. Salamat sa Diyos, maraming taong taga-ibang bansa na nagpadala ng pira sa anak ko. Nung oras ng bayaran, pinadala ng anak ko yung titulo ng bahay. Sabi sa akin, ay, dalhin mo yung titulo ng bahay. Pag nagkulang yung pambayad ko, iiwan ko yan sa ospital. Sabi ko, hindi ka mangungutang. Sabi kong ganun. Salamat sa Diyos, sobra-sobra pa yung pera ng anak ko na pinambayad sa ospital. Naghimala talaga si Lord. Hindi nangutang ang anak ko. Amen. Hindi nagbinta ng mga gamit nila. Si Lord talaga ang nag-provide. Lord, amen, amen, ngunit amen. Ang katawan niya walang damage. Isa lang ang aking inihiling sa imo, Lord, na nawa, Lord, loobin mo na bumalik na ang 101% na memory ng manugang ko. Sa ngayon, nakakakilala naman ang manugang ko. Kaso, hindi lahat naaalala niya. Kaya inaangking ko sa pangalan ni Jesus kung anong himala, Lord, ang ginawa mo sa manugang ko. Gagawin mo muli ang himalang ito. In Jesus' name, to God be the glory. Amen. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Glory to God. Amen. Glory to Christ Jesus. Tunay nga. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kamangha-mangha ang mga ginawa ng Panginoon sa lahat ng mga nagpatotoo. At tunay nga po na kapag tayo ay naniwala at nalig sa Diyos, ang Panginoon po talaga ay kikilos. To God be the glory. Ako po ay may idadagdag din na buhay na patotoo before po ako pumunta, before kami pumunta ni Lord sa Taiwan. I'm not sure of second time yata yung pagbalik ko sa Taiwan na kung saan I think if I'm not mistaken 1999. Oo. Meron po akong kakilala, bali taga sa amin po, na nagtrabaho po sa City Hall. City Hall po dyan sa Manila. Ngayon, nagkausap po kami, sabi niya sa akin, baka daw pwede ko daw tulungan yung kaibigan niya. Yung kaibigan niya na umihi ng dugo. Bali, walang magulang, walang mga kapatid kasi ampon. Tapos yung nag-ampon sa kanya is matanda na. So, walang tutulong sa kanya. Di syempre yung taga sa amin is nagtatrabaho naman po siya. So, hindi niya masamahan sa hospital. So, sa madaling salita, sinamahan ko po sa hospital itong kanyang office mate. Diyan sa may Mandaluyong. Ngayon, ilang araw na po kami sa hospital. Hindi po makita-kita ng doktor ko anong dahilan bakit siya umihi ng dugo. So sabi ko po sa kanya, ate,
Naniniwala ka ba kung ipipre-over ka ng disciple, gagaling ka? Sabi niya man, oo naman, sabi niya ganun. So, siya naman ay Katoliko, pero siyempre, marami po mga Katoliko na katulad sa akin noon, ako'y namin ko Katolikong tulog, pumasok na papasok ng simbahan, pagdating ng humili natutulog at hindi nakikinig, hindi talaga nakakaintindi. Yan ako po noon, hindi ko maintindihan ang sinabi ni Father, tapos sabi ko sa sarili ko, tagal-tagal naman yan ni Father, nagyaw-yaw. Oo, so ganun po ang buhay ko noon. So, naintindihan ko po yun si ate, na medyo hilaw din ang kanyang pananampalataya. Dahil the way na yung nagkwentuhan kami, hindi ko naman siya gina-judge. Pero sabi ko sa kanya, maniwala ka lang ate sa sasabihin ng disciple, gagaling ka. At lalabas na tayo dito sa hospital. Kasi pag hindi tayo labas dito sa hospital, ilang araw tayo dito, magbibilang yung babayaran mo. Private pa naman yung hospital na yon na pinuntahan po namin diyan sa may Mandaluyong. So ngayon po, kinausap siya ng disciple through telephone kasi nasa hospital nga po kami. Tinawagan ko po ang main office ng Alcide sa Amor Solo at pinapre-over ko po siya. So, sa madalang salita, sabi ko, claim by faith, nalalabas na tayo. So, tunay nga po na faithful ang ating Panginoon. Kinabukasan po, sabi ng doktor na bumisita sa amin, pwede ka nang lumabas kasi wala naman kami nakikitang dahilan kung bakit ka umihi ng dugo, sabi ganon. So, salamat sa Diyos dahil unti-unti po na nag-clear po yung kanyang ihi. So, ito na po. Sabi niya sa akin, pumunta ka na doon sa bayaran para alamin kung magkano yung babayaran. Kasi mahina pa po si ate nung time na yun. Pero kailangan namin lumabas dahil papatak at papatak po yung babayaran sa hospital every day. Pumapatong po yung bayaran. Ngayon, sabi po ng doon sa counter, sabi po sa amin na may babayaran siya na, kung hindi ako nagkamali, maybe 12,000 yata yun, nakalimutan ko. Basta medyo malaki-laki, siyempre nung time na yun, wala naman po akong pera. Wala akong pera nung time na yun kasi nag-a-apply po ako palabas ng bansa. So, sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Yung kanyang card, ano bang tawag nun? Medicare card ba yun? O PhilHealth? Iba pang pangalan nun, hindi PhilHealth. Sabi no, doon sa counter, hindi daw matatanggap. Kasi may mga case lang yung ano na yun. Doon sabi, nayaran niyang card na dala-dala niya. Sabi ko, Diyos ko, anong gagawin natin dito, Lord? Parang napasubo yata tayo dito, Lord, ah. Pero nanalangin ako, sabi ko, Lord, tulungan mo po ako. Bago po ako umalis ng hospital, nanalangin po talaga ako, sabi ko, Lord, dalhin mo po ang aking mga paa sa lugar kung saan po tayo hingi ng tulong. At itago mo po ako, Panginoon, ikaw po ang kumatok sa puso ng mga kakausapin natin. So, sa madaling salita, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Lakad lang po ako ng lakad. So, habang ako po lumalakad at nag-aabang ng sasakyan, pabalik po doon sa lugar niya ng ka-office mate po ng kakilala ko. Bigla ko pong naisip, sabi ko, bigla pong pinaisip ni Lord sa akin, pumunta ka doon sa kanila.